Naging bagyo na po ang low pressure area na ilang araw nang binabantayan ng pag-asa. Para sa iba pang detalye kaugnay sa sama ng panahong ito, narito ang ating resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Kara, bumilis ang galaw ng bagyong Krising habang patuloy na nagbabanta sa Mindanao. Sa ngayon, nakataas ang storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao del Sur, kasama ang Samal Island, Davao Oriental, Compostela Valley, dyan sa katimugang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, dyan sa Sarangani, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Dahil sa bagyo, nagtaas ng yellow rainfall warning ang pag-asa dyan sa halos buong Mindanao. Ibig sabihin nito, sa mga susunod na oras, inaasahang magpapatuloy ang pagbuhos ng malalakas na ulan, particular dyan sa mga rehiyon ng Caraga, Davao, ARMM, Northern Mindanao, North at South Cotabato, dyan sa probinsya ng Sarangani, General Santos at Sultan Kudarat. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Krising sa layong 280 kilometers dyan sa may silangan ng General Santos City. At taglay nito ngayon ang lakas ng hanging umaabot ng 45 kilometers per hour near the center at kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. Mangtani, tatama po ba sa lupa o magla-landfall po ba itong Bagyong Krising? At kung sakasakaling magla-landfall ito, anong mga lugar po ang dapat maghanda? Yes, Kara, dito sa storm track na inilabas ng pag-asa, inaasahang tatahakin ng Bagyong Krising ang direksyon patungo ng west-northwest. So mula dito sa Philippine Sea, ito ay didiretso dito sa may maaaring mag-landfall ito mamayang hapon dyan sa Davao Oriental, tatawid ng Davao Gulf, and then tatawid ulit dito sa Davao del Sur, patungo dyan sa Cotabato, sa mga probinsya ng Maguindanao, at dito sa may Zamboanga Peninsula. Pero yung hindi ito masyado magdadala ng malalakas na hangin, at dito nga sa wind map ng Weather Central, hindi masyadong malalakas yung hangin dala nito, pero inaasahan natin na ito ay hindi na rin lalakas bago tumama sa kalupaan. Mangtani, napansin ko, sabi ninyo kanina ay naka-yellow alert tayo pagdating dun sa rainfall. Ibig sabihin, malalakas na ulan. Pero signal number 1 lamang yung nakataas na storm warning signal. Ibig sabihin, hindi malakas ang hangin pero malakas ang ulan. Bakit po kaya ganito, Mangtani? Yes, tama ka, Kara. Ang nangyayari kasi, pangkaraniwan, kapag ang isang bagyo ay hindi kalakasan, ang dala-dala nito ay matitinding pag-ulan. At dito nga sa tinitingnan nating rainfall map ng Weather Central, makikita mo na dito inaasahang dadaan yung sentro ng bagyong si Krising, pero yung malalakas na pag-ulan ay halos dito sa Mindanao, lalong-lalo na dito sa main northern part. So, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dito sa mga lugar nito at maging sa malaking bahagi ng Visayas, inaasahan din natin yung mga malalakas na buhos na ulan, particular dito sa eastern section hanggang dito sa may central part. At ayon man sa pag-asa, posibleng makaranas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang lalawigan ng Cebu sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Uulanin din ang katimugang Luzon, particular na riyan ang Mimaropa at Bicol region dahil pa rin sa Bagyong Krising. At dito sa Metro Manila, nananatili namang mababa ang tsansa ng ulan ngayong araw. At naglabas din ang pag-asa ng gale warning para naman sa northern at eastern seaboards ng Luzon at hanggang sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. At inaasahang tataas po ang alon dyan ng mahigit 3 metro. Kaya't pinag-iingat po ang mga maglalayag gamit ang mga maliliit na sasakyang pandagat. At para sa karagdagang weather update, pumunta lang sa GMA News Weather website o Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News. Mangtani, meron akong pahabol na tanong, no? Nagulat ka ba na may bagyo sa Pebrero sa Mindanao? Yes, Howie. Unang-una, yung pagkakaroon natin ng bagyo dito sa Mindanao, pagdating ng Pebrero, ito ay talagang hindi pangkaraniwan. At kung mapapansin mo, Howie, hindi lamang Pebrero dahil noong Enero, nagkaroon din tayo ng 2 bagyong tumama rin na Mindanao at lalong-lalo ng last year na kung saan si Pablo ay nanalasa ng gusto dyan sa Mindanao. Kasi ang pagkaalam natin sa Mindanao, kaya naging land of promise din yan dahil
Para sa marami, nakilala siya bilang isang typhoon-free na rehiyon. Ano? Pero tulad ng sinabi mo, sunod-sunod na yung mga bagyo. Tama yun, Hawi. Kaya nga siguro it's not safe to say ngayon na typhoon-free itong ating southernmost part ng Pilipinas. Pero hindi rin naman nangangahulugan yan, Hawi, na sa mga susunod pang taon ay lagi na lamang babagyohin itong Mindanao. So ito yung mga bagay na talagang dapat tingnan natin at paghandaan ng ating mga kababayan dyan. So di pa tayo pwede mag-conclude na climate change ito at permanente na yung pagbabago ng klima dyan sa Mindanao. Yes, Hawi, pero nakita natin sa loob halos ng 3 taon ay talagang binibisita na itong dating lugar na halos umaabot ng 10 o mahigit na taon pa na hindi sila nakakaranas ng anumang epekto ng bagyo. Okay, maraming salamat, Ginoong Nathaniel Cruz, resident meteorologist ng GMA Weather.